Kamusta mga ka-review? Ako nga pala si Kit at welcome sa panibagong episode ng Kit Reviews. So ngayong araw ang re-reviewin natin ay Hindi, joke lang. Hindi pa tayo ano ngayon, hindi pa tayo food vlog ngayon. So laruan pa rin ang ating pag-uusapan ngayong araw. At special thanks to Mrs. Rosalie Alonte Cruz for selling me this. Isa to sa mga laruan, playset na meron ako dati nung bata ako. Pero ayun nga, sa pagdaan ng panahon, yung nanay natin nangangalkal ng mga gamit natin na akala nila hindi na nila hindi na natin kailangan. So ayun, pamigay dito, pamigay dun. Why are you crying? Pero dahil nandito na siya ngayon at binenta sa akin to ni Mrs. Cruz ng napakamura lang. Yung pag-take care niya dito sa laruan na to, talagang masasabi mo na talagang pinareserve nila, dahil pati yung plastic, kung ano yung plastic noon, wala ka na makikita nito ngayon. So this is way back 2002 pa, itong plastic na to is 2002 pa. So sabi niya kasi sa akin nung nagko-collect daw sila nito nung kanyang late husband, naging part din to ng buhay ng ibang tao. So dahil nandito na siya, ang gagawin ko lang dito is reviewin display. Without further ado, buksan na natin kung ano laman itong plastic na to. So ito nga pala yung una, si Catwoman. As you can see, nabuksan ko na siya. Tingnan natin yung loob, ano meron dito. First off, ito yung kanyang ito yung kanyang instruction. So dati may mga ganito pa, pero ngayon nasa plastic na lang yung tatak eh. Pero noon, nung kapanahon ako nung way back 2002, puro ganito ang mga laro nila, may kasamang ganito lagi. So ayan, makita nyo, Catwoman backflip bin, tapos connect all four. So ayan, may logo dito, Warner Bros. Sa likod, pipindutin mo siya dito, sabi. Mm-hmm. Tatalsik siya, supposed to be tatalsik siya dito sa basuran. Tapos, sasara, yun. You can see, suitable for children under 3 years old, 3 years of age, due to the detachable small parts. Yes, totoo yun. First and foremost, meron siyang base. Ito yung base niya. Brick designs. Nakita niya nakalagay Batman and all related characters, names in India, mga trademarks ng DC Comics. 2001. Yes, guys, 2001. Grabe, ilang taon tong iningatan. 2001, pero 2002 kasi lumabas to eh. 2002 up to ilang years ba? Calculator something. This is not a normal calculator. Yun, pagkatapos ko mag-calculator, so almost like 17 or 18 years na. Tingnan natin yung design dito. So nung meron ako nito dati, ang natutukap talaga ito agad. So at yun din yung problema dito, natuklap agad. Pero hindi ko siya didiretso, didikit ko yan. So ito yung loob. Yun. Malinis naman. Tapos dito nilalagay yung trash can. Yan. Dapat so. Dito dapat yan. Yan. Tapos si Catwoman. Yan. So, yung design na to is The New Adventures of Batman. Hindi siya sa Batman The Animated Series. Kumbaga, season 4 na ng Batman The Animated Series. Pero nagbago kasi yung design eh. Yung merong gray na Catwoman is dun sa Batman Animated Series yun, season 1 to 3. Pagdating ng season 4, nagbago na yung design. Pero pretty much yung story is andun pa rin. At kung paano naman ilagay ito dito is ganito lang. You take this, Catwoman, tapos ilalagay dito. Tama ba? Ah, pabaliktad. Pabaliktad to. Ayun, kasi ito yung napipindot. So, lalagay mo siya dito. Boom. Tapos i-open mo siya. Tapos pag pinindot mo siya, boom, nasa basura na si Catwoman. Next natin i-review is itong si Penguin. So, ayan, makikita nyo. Nandiyan dyan. Penguin's scumbag. Yun. Natin details. So, open natin. Tingnan muna natin yung instruction. Sa likod, press here. Sabi niya, pipindutin mo
i-forward mo siya, tapos pipindutin mo. Tapos supposed to be sasara to na para bang nahuli siya ng tali ni Batman. Yun. Ganun pa rin, not suitable for children under 3 years of age. Yun din nakalagay. Ito yung ano niya, front. At ito na nga pala si Penguin, out of the packaging. So ayan, para siyang tali. Tali siya, tapos ipa-forward mo si Penguin, i-line mo to. Yun. Tapos ang gimmick nito is kukunin niya yung pera, pero hulin siya ni Batman. So mapipindot to. Yun. Kuha. So nung bata ako, madalas din matanggal to. Yun ang natatandaan ko. Pero sa ngayon naman, hindi naman, medyo maigpit naman siya. Yun. At tingnan natin yung design ni Penguin. Pretty much kuha-kuha naman dun sa The New Adventures of Batman. Pero sa The Animated Series, hindi ganito yung mukha niya. Ganito yung mukha niya. Yun. So makikita niyo yung pagkakaiba. Next natin i-reviewin is itong si Robin. Barbell Ranger. So, isa to sa mga paborito ko. Ito na yata yung pinakamaraming accessory sa lahat ng nandito sa playset na to. Tignan natin. Ito yung kanyang instruction. Yan. So, itong Robin na to is si Team Drake na yata. Yes, si Team Drake na. Tapos, ito si Nightwing. So, si Robin, graduate na siya as Robin. So, iba na Robin ni Batman dito sa Season 4, si Team Drake na. So, ayan, makikita natin. May sa likod. So, ang gagawin mo daw is, gugulong siya. Tapos, tatamaan niya tong, I don't know what this is, toxic barrel ba to? Yun. Tingnan natin yung figure. So, sa figure, ito yung ano niya. Ito yung base niya. Ito yung hagdan. Nakikita niya yung texturing, napakaganda. So, brick, may mga sira-sira yung hagdan. Tapos, dalawa yung ganito. Isa, then dalawa. So, ang gagawin mo dito is, assemble mo lang. Wala naman siyang left or right, pare-paras lang. So, ilalagay mo lang siya dyan. Yun, sa kabila. Yun, so yan na yung complete na ano natin na stage. Tapos meron pa siyang isang yung toxic barrel, so wala tong laman sa loob. Yun, tapos lalagay yan dito. Yan. Tapos ito naman si Team Drake. Hindi ko alam kung bakit may daladalang barbell si Team Drake dito, o nagbubuhat ba siya, o ano, nagpapalaki ng katawan. Pero nung bata ako, wala akong pakialam. Basta may Robin ako na figure, okay na sa akin. Tapos sa supposed to be, ilalagay mo siya diyan. Ilagay mo siya diyan. Then gugulong siya. Yun. So ganoon ang mangyayari. Tingnan natin yung huling-huling figure natin. Syempre ito yung pinakahuling-huling figure natin, which is si Batman Pole Swinger. So ayun, tingnan natin yung ano, nada instruction. Sabi dito, Batman, yung Adventures of Batman, Pole Swinger, yun, sa likod. So, yun. Ikakabit mo si Batman dito sa pinakataas, tapos tulak mo siya, bababa siya, tapos sisipain niya si Joker. Yun. So, ito yung kukumpleto sa, ano natin, sa set natin, Batman playset natin. Which is napaka-importante kasi siya yung starter eh. Kumbaga sa apat na playset na to, siya yung sa kanya mag-uumpisa yung pag-ikot nung playset kung paano maglalaro. So tingnan natin si Batman ngayon. So ito nga pala yung base ni Batman. Yun, brick wall din. So may nakasulat din, Batman All Related Characters, trademark, gaya kanina, gaya Catwoman. So ilalim. Empty yung ilalim, but yung design niya is parang puzzle piece. Tapos, ito nga pala yung ano, yung pole kung saan naakit si Batman. Tapos, pababa. Siyempre, meron siyang
Joker. Hindi pwedeng nandiyan si Batman kung walang Joker na kalaban. Yan, so ang catch dito is binubuhos ni Joker yung pera. So ang gagawin ni Batman, sisipain niya. And of course, si Batman, yun. Hindi ko alam bakit nakayakap si Batman sa malaking baso na to. Pero sabi ko nga, nung bata ako, napakaangas nito para sa akin. Isa to sa mga set na talagang iniingatan ko noon. Hindi ko lang alam ba't pinamigay ni Mama. Okay naman siya, si Batman. Natin yung face niya. Wala namang ganong problema. Maganda, maganda. May belt. May pintura. Okay. Nakip. Ayos din. So tara, assemble na natin to. Ngayon sa pag-assemble naman ito, madali lang naman. Ang una natin gagawin is ikunin natin yung pinaka main na mga base. So ito yung kay Batman. Tapos ito yung kay Catwoman. So pagtungin lang natin siya ng ganyan. So lagyan natin dun. And take our penguin. Take our penguin. Yan. Ilagay siya dito. Sa kabila. Tapos, yung pinaka-last is si Robin. Yan. Lagyan natin siya dyan. Yan. Tapos na yung set natin. So, ang gagawin na lang natin is ilagay yung iba pang accessories. So, hinanap ko si Catwoman kanina. Andito pala siya. Nakalimutan ko nasa basurahan pala siya. So, yun. Kunin mo si Catwoman. Lalagay mo dyan. Yun. Kapag nag-click na, ibig sabihin, okay na yun. Kumbaga, secured na yun. Pagkatapos, si Joker, lalagyan natin dito. Yun. Si Joker, pinaka-tricky dito kasi minsan, hindi kumakagat yung lock niya. Pero, minsan lang naman, wala naman problema dun. Pagkatapos, kunin natin yung pole. Tapos si Batman. So, ikot mo siyang ganyan. Nung bata ako, hirap na hirap ako iikot siya habang nakadikit. So, ang ginagawa ko ngayon is, babalik tarin natin siya. Tapos, tsaka mo ipapasok yung pole dun sa kanyang hawakan. So, medyo tricky lang. Kasi kailangan tama yung pagpasok mo. Yan. Yun. So, yun, pumasok na. Suwabing-suwabi. Yun, dire-diretso na. Tapos, minsan si Batman hindi siya kumakagat dito. So, wala kasing lock to dito. Ang kailangan mo lang gawin is, medyo ipasok mo pa ng konti. Tapos, tsaka mo ilagay. Yan. So, yan, secured na yan. Tsaka yung pole niya, kailangan nakaharap dito. O, yan, nakita nyo, diba? Bigla na lang siyang gumaganyan pagka hindi maigpit yung pagkakahawak niya sa taas. Lapit natin ng konti. Yan, para makita natin. Siyempre, last but not least, si Robin. Siya kasi yung pinakahuli. Kasi minsan, nagkakamali ako ng hindi pa bumababa si Batman, gumugulong na siya. So, ang tendency is, isipain niya to, pipindot niya si Penguin. At ito na nga pala yung set natin, complete na yan. So, ayun, tumalikod na naman si Batman. Ayan natin, close-up look. Ayan. Si Robin, Penguin, at yung basurahan, Catwoman, and of course, bago natin makalimutan, si Batman. Yan. At ito na nga pala yung complete Batman Jollibee playset natin. So, ang pinakalas na lang natin gagawin is tingnan kung ilang beses tayo magkakamalit, ilang beses natin uulitin to. So, yun. Without further ado, tingnan natin kung ano meron dito. So, una kong ginagawa kasi is, kapag tinulak ko si Batman, medyo gumagalaw yung pole. So, ginagawa ko, hinawakan ko yung pole, tsaka ako itutulak. So, taas muna natin siya ng konti. Ready na ba kayo? Isin ko lang si Robin para sure tayo. Ready, set, go. Uy,
Okay, take 2, Jollibee playset. Let's go. What? Jollibee playset, take 3. So, hindi ko alam kung sa stage ko may problema kanina. Kaya ano, nilipat ko siya dito sa floor kung saan flat yung surface. So, tatry ko siya. So, nawa. Okay na. So, ito na. Baton playset. Go. Baton playset, another take. Batman playset, another take. Tara. Wala palang basuran. Di ba dapat masaya ako dahil meron ako nito? Bakit parang nahihirapan ako? Batman playset, another take. Stop it. Get some help. Jollibee playset. Go. Jollibee playset. Let's go. Ayaw mong mana ha. Meron ako dito. Shooting gel. Di ko alam kung kanino to. Ilalagay ko to doon. Okay. Ilalagyan kita. Ha. Yan. Pampagulas. Ewan ko na lang. Hindi ka pa magdiretso pababa. Hanggang sa ilalim ng lupa. How are you guys? I'm feeling really really good right now. Pag hindi pa tumumaba at di pa naayos, tatapon ko na to. Batman Jollibee playset, let's go. No! Okay guys, so I feel really good about this. Ayusin na natin to. Para makakain na ako, di pa ako makain eh. Okay, last take. But you're not.
dito ko na nga pala tatapusin tong review na to. So, ayun, nakita nyo, napaka-stressful ng ginawa ko. Ang dami kong ginawa-gawa. Pero in the end, nagawa naman natin. Sobrang satisfied ako. Ewan ko lang sa inyo. Pero ako talaga na-stress ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero dahil nga siguro sa katandaan na nitong laruan na to, take note, 18 years, 17 years na to. So, masaya ako na meron ako noon nito. Masaya ako na meron ako ngayon. So, ayun. Ginawa ko ng paraan. Nilagyan ko ng tape yung classical ni Catwoman. Nilagyan ko ng pabigat tong toxic ways ni ano ni Robin para bumigat siya ito. Tatlong beching ko. Ayan. So, nilagay ko dito sa loob with double-sided tape para ano, para dumikit siya. Para mas mabigat. Ayun. Tanggal siya. Mas mabigat siya, kumbaga ano. Tapos yung kay Batman, nilagyan ko siya ng langis para medyo mas smooth yung pagbaba niya sa ano, sa pole. Yung kay Catwoman, nilagyan ko ng pandikit yung ilalim. So, yun lang naman. I will be biased in this review. Talagang gusto ko tong playset na to kasi reminds me of my childhood. So, kayo, sigurado naman ako meron kayong mga laruan na nagpapaalala sa inyo ng kabataan nyo. So, comment nyo lang down below kung ano yung isa sa mga holy grail nyo sa akin kasi isa to sa mga holy grail ko, you know. Mga laruan noon is ganito, yung pinagdudugtong-dugtong. Naalala ko pa yun, maraming nilalabas ng laruan ng Jollibee noon. Wala pang McDo dito sa amin. Puro Batman ang nilalabas nila. Halos kompleto ko lahat yun eh. Pero yun nga, dahil sa, you know, pag ano ng panahon, yung mga magulang natin akala nila, hindi na natin kailangan yun. So, masaya ako na meron ako ngayon. You know, bigyan natin ng score to 5 over 5 kung pwede nga 6 eh. 10, diba? Kasi nga, isa to sa mga holy grail ko. Napakaganda ng sculpt. So, this, para sa akin, ang ganitong laruan is, ganitong laruan talaga yung para sa bata. You know? You're supposed to have fun. Hindi ka, ano, yung noon pa, yung pinagdudugtong-dugtong mo, hindi gaya ngayon na pag naglabas ng laruan ngayon ng Jollibee, parang naglabas na lang sila biglaan na, alam mo yun, parang walang sense, you know. Kulang sa playful factor yun. Naglagay lang, kotsi-kotsian, ganun. Meron pinagdudugtong-dugtong pero hindi gaya ng noon. No? Meron pa sinang mga barko nun, yung gumagalaw-galaw yung mga moving parts. So, masaya ako na naabutan ko yung ganung era. So, sana ibalik nila yun. Medyo nagandaan ako dun sa Teen Titans nila kasi yung mga sculpt na nilabas nila Teen Titans nila ang maganda. Kompleto ko yun. Yun nga, sana magtuloy-tuloy yung ganun na ano nila, na take nila sa kiddie meal nila. No? At maraming salamat muli kay Mrs. Rosalie Alonte Cruz sa pagbebenta sa akin itong laruan na to. Hindi siya bumasa sa presyo, no? Parang gusto niya lang i-giveaway kasi nga napakamura. So binigay niya lang sa akin to ng 500, so 600 kasama shipping fee. So kung isipin mo yung pag-aalaga dito sa laruan na to, kulang pa nga yun eh. Tsaka 18 years na siya. So maraming salamat po, Mrs. Cruz. Ayan. At ayun. Sana nagustuhan nyo itong review na to. Comment down below kung ano yung gusto nyo yung reviewing ko. Ayun. Hindi ko akalain naabot ako ng ilang oras ng pag-review na ito. Naabot yata ako ng 3 oras dito. Pero pa yung editing. So ayun. Maraming salamat. Sana nagustuhan nyo. Andyan nga pala sa baba yung Facebook page nung channel natin. So punta lang kayo doon para makita nyo yung mga pictures na in-upload ko. Doon din ano, paki-follow kasi doon din yung ano, yung update ko kung ano pa yung mga susunod na mga i-review ko. So para updated kayo, hindi kayo mahuli. At kung hindi ka pa na-subscribe, please like and subscribe. Makakatulong yan sa channel ko. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli. Play well.